medyo busy pa rin po tayo sa pagpaparami ng ating mga succulent. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, so ayan guys, ito yung continuation ng ating pagpropagate ng ating mga halaman dito sa ating munting garden. So ito at naghahanda tayo ng ating potting mix na gagamitin dito sa ating mga cuttings. So ngayon po ay magtatanim po tayo ng cuttings na succulent. So heto guys ay ano na yung compost natin na soil. So yung soil natin ay ayan, 1 month ko po siyang natambak, and then ayan, meron siyang coco cubes, rice hull, and then konting soil. Then ayan, magdagdag lang po tayo ng ano, rice hull sa ating compost. So ayan, at i-mix lang po natin ng mabuti yung ating soil mix. So heto na guys yung ating finished product. So heto guys, gagamitin ko po na ano dito, na pot yung ating transparent na cup. So ayan, at meron na siyang butas. So heto ay ano lang po, temporary po natin na pot dito sa ating mga cuttings, kasi pag medyo okay na yung ating halaman ay saka naman po natin sila i-transfer sa ano na, magagandang pot. So ayan, nagpaparami tayo ng halaman kasi gagamitin natin ito sa ating mga gagawing dish garden. So heto guys yung ating i-cut or i-propagate na succulent. So ito ay ano, Aeonium kiwi. So ayan, at mabuti naman po at nabuhayan tayo ng Aeonium. Ayan, medyo ano siya, sensitive siya sa lowland. And then heto guys yung ating napakagandang campfire. So ayan, medyo matataas na sila. So ayan, at meron ng mga lumalabas na maraming babies. Ayan, at kailangan natin siyang ipropagate. Ayan, at para dumami yung ating campfire dito sa ating muting garden. Ayan guys, so ganito lang po ako mag propagate. So i-cut natin siya. So kailangan ano, i-cut natin siya dyan sa may ano, medyo matured na stem. Ayan. Huwag po dun sa medyo ano, medyo bata na stem, anong tawag dun, sa medyo fresh, kasi may ano, posibilidad po na magka-stem rot yung ating cutting. So kailangan dun sa ano, medyo matured na stem. So ayan, at meron naman po siyang ano, medyo konting ano, konting roots na lumalabas. So ayan guys yung ating mother plant, ang daming baby. So kailangan i-cut na siya para lumaki yung mga lumalabas na babies sa kanyang stem. Then heto guys yung ating kiwi. Ayan, magparami tayo ng kiwi para hindi tayo mawalan. So ganito yung ginagawa ko guys pag medyo marami na yung babies ng ating mother plant. Magpropagate tayo para pag maano, kasi ano, laging namamatay yung mother plant pag medyo matured na siya. So ayan, at magpropagate tayo para meron tayong pampalit sa mawawalang mother plant. Nawawala po talaga or namamatay po talaga yung mga mother plant na succulent. So ayan, at meron tayong ipapalit sa ating mother plant. So ito guys yung ating napakagandang happy beans. So ayan, at medyo malaki na siya. And then yung ating jade plant. So ayan, at nakapag-propagate na po ako ng ating happy beans. Then ayan, at mag-propagate tayo ulit kasi medyo malalaki na po yung kaniyang mga ano, mga stem. Ano tawag doon? Yung kanyang mga babies. So ganito po ako mag-ano guys, tusok lang.
Ganyan lang, itutusok lang po natin siya sa ating soil. So kailangan dagdag lang tayo ng konting soil kasi medyo mababaw. So kailangan i-ano pa kasi natin siya, guys, i-press para hindi malug-alog yung ating halaman. So ayan. At hindi po tayo magdidilig. Wag muna natin silang diligan after nating maitanim itong ating mga kiwi kasi sensitive sila sa guys, sobrang basa na soil mix. So ganyan lang yung pagtatanim ng ating mga cuttings. Okay naman po sila na after natin silang na-cut doon sa kanilang mother plant ay pwede na natin silang itanim agad. Basta dry yung ating potting mix na gagamitin dito sa ating mga cuttings. So hindi lang po natin sila diligan ng ilang araw. So ayan, at okay naman po yung ating mga cuttings na nagawa din or naitanim sa ating ganitong or sa ganitong proseso, guys. After natin silang na-cut ay naitanim na natin sila and then hindi na natin sila na-air dry. So okay lang po. Basta meron pong araw, so medyo mainit po dito sa ating location and then madali lang naman pong natutuyo yung ating potting mix. So ayan, at gusto din po kasi ng ating mga soil mix ay ng ating mga halaman, guys, na medyo moist yung ating soil mix. Basta wag lang po natin silang i-overwater. So okay na po sila. And then heto naman po sila ay hindi naman po medyo masela na na halaman. So ito, guys, yung ating yung tricolor. Ayan, at nag-try akong magparami nitong ating tricolor kasi siya maganda siya, guys, and then madali lang siyang i-propagate, mabilis din po siyang dumami. Basta gusto nito ay moist na soil mix. So ayan, at medyo basa yung kaniyang soil. So madali lang po siya. Ganyan lang po yung ginagawa ko, guys. Pag medyo mataas na siya ay cut lang po natin para hindi po leggy tingnan yung ating halaman. Then kung gusto nating compact yung ating tricolor and then lumabas yung kaniyang pink color ay ilagay natin siya sa full sun para maganda po tingnan yung ating halaman. Kasi pag hindi natin siya expose sa sunlight, guys, ay ganyan lang po yung kulay niya, green. And then hindi attractive yung kaniyang kulay. So hindi siya napapansin ng ating mga bisita. Pero pag lumabas yung kaniyang pagka-pink, ayan, ay attractive po ng ating halaman. And then, lagi po siyang nagbibigay ng flowers. So, ganyan po yung ginagawa ko, guys, sa kanya. After kong maitanim ay, ayan, dinidiligan ko na agad. Kasi gusto nito moist. Pag hindi natin siya diligan and then dry yung kaniyang soil, malalanta po siya, masusunog or malulusaw, ganyan. Gusto niya talaga moist na soil mix. So ganyan lang, guys, kadali yung pagtatanim ng ating mga cuttings. And then, guys, ipapakita ko po sa inyo yung ating mga nagawa din. Heto sila ay one week na pong nakatanim. So ayan, at nauna pong nagsitubuan yung mga rizal. Ayan, ang daming palay na nagsitubuan dito sa ating halaman. So pag ganito, guys, ay ayan, medyo maganda po yung ating ginamit na potting mix. Ayan, at okay naman po yung ating mga halaman, guys. So heto sila ay after 3 days na diligan ko na. So ayan, at linis-linisan lang po natin yung ating mga halaman. So tanggalin po natin yung nagsitubo ang rizal kasi
inagawan niya ng ano, ng ano yung tawag, yung fertilizer, kasi maganda yung ano natin, soil mix, kaya meron kaagaw po yung ating halaman ng ano, taba sa ano, sa ating soil mix. So kanya kailangan po tanggalin. So ayan, at okay sila, wala naman pong nag-stem rot. So tanggalin lang po natin yung mga dry leaves, ayan, at maintain po natin yung ano nila, kagandahan. So ganyan lang po kabilis pagparami ng ating mga cutting. So ito guys yung ating mga bagong na propagate na mga halaman. So ito guys yung ating string of hearts. So ayan, nakapag-propagate po ako ng ating string of hearts, and then meron din po tayong variegated string of hearts. So ayan siya guys, then okay na po yung ating halaman. And then meron tayong Kalanchoe pink butterfly, ayan, medyo dumami na sila. And then nakapag-propagate na din po tayo ng Murasaki, ayan guys, Murasaki po yan, sobrang maharlika ng ating Murasaki, ayan. And then Clabatum, ayan. Ayan yung ating mga cuttings ng Clabatum. And then, heto guys, yung ating trumpet. Nag-propagate na din po ako ng ating trumpet kasi ano na sila. Malago na po yung ating trumpet. So, ayan. Ganyan po ako mag, ano guys, tanggal ng ating millibugs, ng mga millibugs. Pag meron po millibugs ay, or ano, langgam. So spray lang po tayo ng alcohol. So ganyan po guys. So pag dito dito pa po sila sa ating ano, sa ating plant rack. So maintain po natin yung pagka-dry ng ating soil mix para hindi po overwater yung ating mga ano, halaman. So pag ano naman po afternoon, lagay lang po natin sila sa ano, sa ano, medyo ano, nasisinagan sila na sa area na pwede silang makapag-receive ng sunlight para hindi naman po maano, mag anong tawag doon, hindi sila maano, magka ano yung kulay, medyo pale green kasi pag hindi sila nakaka-receive ng sunlight. So ganyan po yung ginagawa ko guys. So ayan, at medyo ano, busy tayo dito sa ating mga propagation kasi kailangan talaga alagaan, or kailangan po nating magbigay or ano, mag-focus po tayo dito sa ating mga propagation kasi pag hindi natin sila napastable ay ayan, mag ano yan sila, mamamatay. So kailangan ipa-stable muna natin sila guys bago natin sila i-expose sunlight. So heto na guys yung ating mga propagation ng ano, a zebra. So ayan naman po guys yung ating mga bagong halaman, bagong alaga dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.